Counting kalaman sa kasulatan. Yung pong salitang RIP o abbreviation noong rest in peace. Ang sabi nila, kapag meron pong mga namamatay, ang malimit na mapapakinggan natin ay sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, o yan sinasabi nilang rest in peace, to express the hope that someone's spirit has found peace after death. So yun ang paniniwala nila, na pagkatapos na mamatay yung tao ay magkaroon siya ng pamamahinga at kapayapaan doon sa kanyang kinalalagyan. Sa iba naman, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Tama po ba itong nakalagay o yung iniisip nila o yung nakalagay sa kasulatan? Ano po ba nakalagay sa kasulatan? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So maliwanag po yan na yun daw pong mga buhay, alam nila na mga mamatay. Pero yung mga patay ay wala ang nalalaman o hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Hindi nga niya alam na siya ay patay. Ano po? So, ito ho'y napakaliwanag na sinasabi ng kasulatan yung salitang RIP. Sino po ba yung nagkakamit ng salitang rest in peace? Ano ho? Lahat ho ba ng tao magkakamit noong kapayapaan na sinasabi niyan o pumamahinga? O tingnan po natin dito sa isang talata ng Isaiah 57:1. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita, na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. 2. Siya'y nananasok sa kapayapaan, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat lumalakad sa kanyang katuwiran. Kung meron mang namatay na merong pamamahinga at kapayapaan, walang iba kundi yung mga matuwid. So pag sinabi natin na bawat isang namatay ay magkakaroon sila ng kapayapaan, sala po. Ang meron lamang na pamamahinga at kapayapaan pagkatapos na sila'y mamatay ay walang iba kundi yung mga matuwid. Ano po? E paano naman halimbawa yung mga masasama? Sila po ay hindi nagkaroon kailanman ng kapayapaan at ng pamamahinga. Bakit po? Kasi po, dito po sa mundong ito, habang ikaw ay nabubuhay, nananatili sa iyo yung kaguluhan. Hanggang sa abutin ka na ng kamatayan, yung sinasabi mong pamamahinga at kapayapaan ay hindi kinamtan ng isang masama. So maliwanag po ang sinasabi dyan, ha? Ang magkakamit ng salitang kapayapaan at pamamahinga ay walang iba kundi yung mga matuwid na namatay. At ano naman po ang binabanggit ng kasulatan hinggil doon sa mga masama? Isaiah 48:22. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Isaiah 57:21. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Sabi ng Panginoon, walang kapayapaan sa masama. Sabi ni Isaiah, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. So dito, maliwanag lamang na yung sinasabi nila na pagkamatay ng tao na rest in peace, o sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, na umaasa sila na magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng pamamahinga yung kanilang mga mahal sa buhay na namatay. Maaring yun po ang kanilang nasa isip. Pero ang sinasabi ng kasulatan, ang meron lamang pamamahinga at kapayapaan pagkatapos na mamatay ay walang iba kundi yung mga matuwid.
Eh siguro, may magtatanong, eh paano Brad, yung mga nangamatay na masasama? O di ho ba, sinasabi naman niya, maliwanag naman, ang bubuhayin lamang ay yung mga matuwid, yung mga banal, ano po, sa mga masama, mananatili na lamang silang patay. Ano po? O konting kaalaman, mula sa kasulatan, maraming salamat sa inyong lahat.